Personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang Ilocos Norte kasunod ng pananalasa ng Bagyong Egay. Bilyong-bilyong pisong halaga ng infrastruktura ang nawasak sa rehiyon sa pagbayo ng bagyo roon. Nasa frontline ang balitang yan si Mon Guaves. Wasak na wasak at parang minasok ang siwa na ito sa poblasyon puno sa pagkakulong Ilocos Norte. Matapos siyang paulit-ulit na hampasin ng malalakas na alon ng manalasang Bagyong Egay, ang katabi nitong kalsada sira-sira rin. Nagkahiwaiwalay pa nga mga segment ng daan habang bumagsak ang ilang bahagi matapos mawala ng pundasyon. At dahil sa nasirang seawall, inanod sa ilang bahay ang mga buhangin. Ay, kasi takot ako po noong gabing yun. Grabe, ay, no? Wala na. Yung seawall ng pagudpod, alam natin yung pagudpod, di ba? Ang bilis na sira. Kakagawa lang daw niya, na bagong-bago lang yan, nasira na kaagad. Ha? So may mga nagduda na kaagad, bakit ang bilis masira? Alam naman natin, di ba, yung kwento ni Magalong. Mamaya, puntaan natin yan. Yung kwento ni Magalong na magkano na lang ang natitira sa contractor ng proyekto, halos 40% na lang. Kaya yun na lang ang ginagastos, di ba? 20% doon sa nag-refer, kung sino man yun, 20% yung kita ng contractor, tapos 20% kita ng leadership ng kamera. Oh, yun ang sabi. Kaya 40% na lang dun sa material. Ito ba ang halimbawa nun? Ako'y nagtatanong laang, ha? Parang yung bahay, tabi ng bahay namin, parang yung ang ginaganon yung ano, yung alon. Mula sa 5 kilometrong haba nitong seawall at daan na nagsisilbing boulevard dito sa lugar, nasa 2 kilometro ang masasabing totally damaged o labis na nasira at napinsala dahil sa Bagyong Egay. Ang masaklap, may 3 taon pa lamang nang magawa ang mga ito. Kinuekwestiyon na ilang residente kung matibay nga bang pagkakagawa sa seawall. Pero para sa LGU, effective ang seawall kahit papano dahil wala namang nasaktan sa mga residente. Kung wala yung seawall na yon, most likely baka may mga tinangay na mga kabahayan, baka may mga tao pa tayong casualty. Kung ganun yung... Meron naman balang rason si Mayor eh. Buti nandun yung seawall para magpasira. Para yung seawall na yon, ang nasira, okay na. O, diba? Nangyari. Sisimulan na raw ayusin ang mga nasirang struktura. Maglalagay kami ng mga ano, parang... Yun daw ang purpose nun. Para pag nasira yon, hindi madadamage yung mga tao. Walang madidisgrasya. Ang galing, magaling. Ang akala ko kasi, yung seawall, para nandun yon, para harangan talaga at hindi masira. Kaya nga may wall eh. Iba pala purpose.